What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre, practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros. Kinagagal ako kayong makilala. And in this particular episode, we will be tackling or ang ating pag-uusapan eh paano ba natin effectively magagamit yung vinegar solution sa paggamot ng ating problema sa ating tenga. Okay, yung intention natin para or kaya natin ginagawa tong episode for today is napapansin ko kasi doon sa algorithm ng Google isa yung vinegar solution pag treat ng pagluluga ng tenga as one of those or kadalasan na hinahanap ng ating mga subscribers o yung mga future subscribers natin. Okay, so sa link sa taas nandiyan yung ating previous episode bakit dapat hindi natin gamitin yung vinegar na panggamot ng ating tenga. Pero since alam naman natin, out of convenience sake, nanonood na kayo, kaya i-explain ko ulit. Okay? So, para maintindihan pa natin lalo, syempre, babalikan natin kung ano yung parts ng ating tenga. Yung ating tenga ay may tatlong parts. Yung outer ear, kung ano yung nakikita nyo ngayon, yung middle ear, at yung ating inner ear. Okay? Yung outer ear, hanggang sa ating eardrum, siya yung kinoconsider natin na external or sterile or non-sterile component ng ating tenga. Pag sinabing natin non-sterile is nandun makikita natin yung mga dead cells, yung balat, yung ating mga cerumen or ating earwax na pwedeng may natrap na mga dumi, na mga bacteria, na mga fungal bodies at marami pang iba. At sa kabilang dako, doon naman sa likod ng ating eardrum papunta sa ating inner ear, siya yung kinoconsider nating sterile components o siya yung malinis na part ng katawan. For example, wala siyang pinagkaiba sa ating balat. Okay. Pag nasugat tayo, ang iniiwasan natin is yung mga dumi ay makapasok dun sa ating bloodstream kasi magkakaroon tayo ng infection. Okay? So basically, ganun yung rationale. Okay? Kaya ako binabanggit yung rationale na yun kasi gusto kong explain sa inyo yung mekanismo bakit kailangan dapat mag-ingat tayo lalo na dun sa mga nagre-recommenda na gamitan nyo ng suka yung tenga nyo para pantanggal ng luga or pantanggal ng bara na kailangan nating maintindihan na risk ito. Risk yung ginagawa natin, especially dun sa mga hindi informed. Okay? So, ang ating plan for today is paano ba natin effectively mape-prevent yung maling information na to. Okay? At yung maling paggamit ng vinegar solution. Okay? So, una muna natin gagawin. Total, alam na natin yung mekanismo na yon, yung sterile tsaka non-sterile part ng tenga. Ngayon, yung mekanismo paano natin dinideliver yung vinegar solution. So, kung mai-imagine nyo, kung let's say for example, itong tenga na to yung may problema, pag tinilt ko yung ulo kong galito at nagpataka ko ng solution papunta doon sa ating tenga, obviously, dadaan muna siya doon sa maduming part ng ating tenga papunta doon sa ating malinis na part ng ating tenga provided na butas ang inyong eardrum. Okay? So, nagigets nyo na siguro kung saan ako papunta. Ang ating iniiwasan eh, makontaminate natin yung solution na gagamitin natin ng mga bacteria, maduming mga cerumen, mga patay na cells ng ating balat na mapunta sa ating inner ear. Kasi, kung mangyayari yun, syempre, lalong lalala kung meron na kayong existing na problema. At pwede naman na dati wala kayong problema dahil ginawa nyo itong vinegar solution na method, lalong nagka-leche-leche yung inyong pandinig. Okay.
So, yun yung una, o yun yung rasyonale na bakit or yung manner of delivery ng ating solution, no? So, ang next step is, paano ba yung effective way? Okay? Una sa lahat, meron akong tatlong binuo na way para gawin natin itong vinegar solution na to. Una is, kung may access kayo sa doktor, kailangan may patnubay niya at provided na bibigyan kayo ng antibiotics. Bakit? Kaya maganda na may patnubay ng isang ENT at mabigyan kayo ng antibiotics is kahit nabutas ang inyong eardrum, pag napasukan or naipasok yung vinegar solution na yon at dumaloy papunta doon sa sterile part ng katawan, walang problema kasi meron na kayong antibiotics para protektahan ang sterile component sa infection na dulot ng mga duduming parts ng ating tenga. Okay? I hope it does make sense kasi parang madalas natin nasasabi yung tenga, inner ear, at kung ano-ano pa. Second step is, kung sakaling wala naman kayong access sa doktor, pwede nyong gawin yung vinegar solution as home remedy provided na ang symptoms nyo lang ay clogged ears. Okay? Baradong tenga. Okay? Pag merong pagluluga, kung may pain, kung may pag ginagalaw yung tenga, masakit, kung may pressure, hindi nyo po pwedeng gawin to. So, ang key lang is clog. Okay? Barado. Okay? Yun yung po pwede natin gawin. Or, po pwede rin na wala kayong history ng pagluluga. So, ibig sabihin nun, may mataas na chance na hindi affected yung eardrum nyo. Okay? Or hindi butas yung eardrum nyo. So, ang nililinis lang natin is yung external component na kung saan effective ang vinegar solution as a cleanser o panlinis. Okay? Lastly is kung meron kayong otoscope, silipin muna ang inyong tenga kung perforated ba o butas ang inyong eardrum. Kung butas ang inyong eardrum, go back to our step 1, which is to see a doctor. Kung wala naman kayong access sa inyong doktor, huwag nyo nang gawin. Okay? Huwag nyo nang gawin yung home remedy na pagpatak ng vinegar sa inyong tenga dahil 100% lalala o magiging worse ang inyong condition. So, natakilan natin yung tatlong topics. Una, yung pathophysiology or yung anatomy o yung composition ng ating tenga, yung sterile, non-sterile. Pangalawa, yung manner of delivery. Bakit pag pinatak natin sa tenga, mataas ang risk na po pwedeng mapalala natin yung sitwasyon. At syempre yung huli, yung mga protocol o yung mga guide or checklist bago nyo gawin yung procedure. Yung huli is paano natin ipiprepare ng tama yung ating solution. So, make sure, yung guides lang natin is make sure na bago yung bote ng inyong vinegar o table vinegar yung ating gagamitin. Bakit bago or sealed? Kasi pag sealed pa siya, alam natin na pasteurized siya or sterile siya. Walang contaminants dun sa loob ng ating table vinegar. Pangalawang component is kailangan natin siyang haluan ng other solution which is ethyl alcohol. Okay? Bakit natin kailangan ng ethyl alcohol? Para matulungan natin yung vinegar solution na pang-clean ng ating ng components ng tenga na madumi. At syempre, alam naman natin yung alcohol ay madaling matuyo o volatile siya. Okay? So, sa malinis na lalagyanan, okay, linisin muna natin ng alcohol. Pagkatapos natin linisin ng alcohol, maglagay ng equal portion ng vinegar at ng inyong alcohol. Okay? Kung 50 ml yung alcohol, 50 ml din yung lalagay yung vinegar. Okay? Yun yung ating first step. Ngayon, ang gagawin natin, instead na rekta natin ipapatak dun sa ating tenga, gagawin natin, lalagyan natin ng bulak dun sa bungad. Okay? Make sure na huwag nyong isisiksik dun sa bungad. Papatakan nyo ngayon ng 2 to 3 drops ng vinegar solution yung ating tenga. Okay? Dun lang sa bulak na yon para nakasentro lang siya dun sa kung saan normally nakikita natin yung ating cerumen.
Okay, gagawin natin to sa umaga at sa gabi. Now, bakit when natin kailangan ihinto yung procedure pag nakaramdam kayo ng pain at higit sa lahat pag nalasahan nyo yung solution. Okay? Kung babalikan natin, yung solution na ating gagamitin is table vinegar at ethyl alcohol. Kasi itong dalawa is considered edible. Kumbaga safe siya. Kung malulunok nyo siya or something, hindi siya gaano makaka-affect sa inyo, pero tatandaan nyo pa rin, commercial products to, okay? Commercial grade, hindi siya food grade, yun yung ating pakakatandaan. Now, again, kung malalasahan nyo, ihinto nyo yung proseso dahil kasi, una sa lahat, kung wala kayong antibiotics, posibleng ma-reinfect nyo o magkaroon kayo ng infection. Eh, kung may antibiotics naman kayo, walang problema. At higit sa lahat, eh, ang ating iniiwasan is yung ating vinegar and alcohol solution ay makarating sa ating inner ear na kung saan ay considered din siyang ototoxic. Ibig sabihin ng ototoxic, once na makapasok siya doon sa ating endolymphs o laman ng ating inner ear, po pwedeng magkaroon kayo ng permanent hearing loss. Okay, so that's all for today's vlog. This is again Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button, notification bell. And please join our Facebook group sa ating Hearing Awareness Advocates of the Philippines. Okay, binuo natin yon para makatulong sa ating mga kapwa para doon kayo maglagay ng inyong hinanaing, ang inyong fundraising campaigns. Kung meron kayong problema or experience na gusto nyo magtanong sa mga kapwa nyong may problema sa pandinig, mga solution, mga same problem, o kung paano nila na-solve yung mga problema na yon, eh doon nyo na lang itanong kasi yung community ay binubuo na ng 400 members. So, hopefully, makatulong sa inyo. Until our next episode, see you soon. God bless. Take care. Goodbye.